time po ako makita, first time ko rin kayong makita. Okay, so meron ba ditong ano, hindi dealers, yung invite dito na hindi dealer, hindi pa po kasama sa negosyo. Meron ba? Isa, dalawa, tatlo. Okay. So, nasabihan naman po ba kayo kung ano yung pinunta niya dito? Nasabihan naman ba? Okay. Para dun sa mga tao na hindi nila alam na First Vita Plus pa rin pupuntahan nila, okay? Pagpasensyahan niyo na po yung nag-invite sa inyo kung hindi kayo nasabihan direkta. Okay? Kasi bakit? May gusto kasi silang ipaliwanag sa inyo na sobrang ganda opportunity. Yun nga lang, hindi nila alam kung paano ko nila didirektsyahin. Okay? So ako na po yung humihingi ng paumanhin doon sa mga bisita natin na hindi alam na First Vita Plus yung pupuntahan nila. Okay ba yun? Okay. So again, great morning again. Ang pangalan ko po si Keith. I'm one of the official speakers ng company. And yes po, registered nurse po ako. Mukha ba ako nurse? Ba't talaga nga ano yung sagot nyo? Ha? Tutusukin kita dyan mamaya. Sige ka. Anyway, nurse po ako by profession. Okay, so kasama ko po sa kulig ko po si, ano, si Doc Harry. Okay, so anyway, bago tayo magtuloy-tuloy. Okay, ngayon, ang pag-uusapan natin ngayong araw is paano gumawa ng pera. Sino dito gusto ng pera? Taas ang kamay. Ayan, tinamin katabi mo, sabihin mo, mukha kang negosyante. Grabe ka naman, mukha kang pera agad. Ayusin mo naman yung atake natin. Mukha negosyante, okay? Kaya po tayo nandito kasi para tayo ay magnegosyo. Okay? So pag ikaw ay nagnegosyo ka, negosyante ka, okay? Hindi po kayo mukhang pera. Mukha tayong negosyante. Okay, gets mo? Yan. Okay? So anyway, ako po na-invite ako sa First Vita Plus way back 2011. Okay, so medyo may katagalan na po dito sa kumpanya. So kung mababansin nyo naman, hindi naman ako tatagal dito kung walang maganda nangyayari. Tama ho ba? Okay, so kanina, yung pinaliwanag ni Doc Harry is all about the product or all about yung kalusugan natin. Ngayon, ipapaliwanag ko kung paano tayo kikita ng pera or yung sistema, kung paano natin pagkakitaan yung produkto na binanggit niya. Maliwanag ho ba yan? Okay, ngayon, sabi ko nga kanina, negosyo ang pag-uusapan natin ngayong araw. Tama ho ba? Okay, ngayon, alam naman natin, pag negosyo yung pinag-uusapan natin, merong kapital na involved. Tama po ba? Oo naman, kasi hindi pwede na laway lang lagi ang puhunan. Kasi kikitain mo, laway din. Gusto mo ba yon? Yes! Sino gusto laway? Pakilabas isang timba ng laway, pakibigay po dito kay ma'am. But anyway, joke lang po yun. Joke lang. Okay. So, ulitin ko ha. Okay? Sabi nga, it takes money to make money. Okay? So kung gusto mong kumita ng pera, kailangan mga kapital tayo ng pera. Hoa? Okay. Ngayon, alam naman natin sa bawat negosyo mayroong kapital. Ngayon, papakita ko sa inyo ano yung mga traditional business na kilala natin para kumita ng pera. Okay? O kung paano kumita ng pera. Exhibit A. Okay? Familiar po kayo dito? Hindi ko pa kundi nyo po alam yan, lilibre kita mamaya. Sige. Okay, Jollibee. Alam nyo po ba, ang negosyo ng Jollibee, as of 2020 ha, ang franchise fee niya is umabot siya ng 35 to 55 million pesos. So, ibig sabihin, para ako makapag-negosyo ko ng Jollibee, okay, makapag-franchise ako niyan, kailangan ko ng 35 milyones. Okay, sino may 35 million dito? Taas ang kamay, pautang. 35, mahal o sobrang mahal? Sobrang mahal, tama ho ba? Kaso nga lang, kapag nagregosyo ka ng Jollibee, malaki din yung pwede mong kikitain. Okay? Naiintindihan nyo? Malaki rin yung kita, kaso malaki rin yung kapital. Okay? So kita, medyo may kamahalan yun, medyo hindi natin kaya. Babaan mo naman ng konti. Okay, sino dito familiar? Milk tea. Familiar kayo sa milk tea? Alam nyo ho ba, milk tea, magano franchise fee natin? 10 million, sarado natin 10 million. 10 milyong piso ko para makapag-negosyo ko nito. Okay? Kaso nga lang, of course, sabi ko nga kayo kanina, malaki din yung potential income niya. Kit, yung binabanggit mo naman, sobrang mahal naman ata. Babaan mo naman ng konti. Okay, exhibit C. Familiar kayo? Yung, alam mo yung food court, yung mga kiosk, di ba? Yan, alam nyo ho ba? Franchise package is 280,000 pesos. Exclusive of yung mga rent, yung babayaran yung renta. Okay, yung pang-buffer nyo for 6 months, yung babayaran yung empleyado. Wala pa po yun, hindi kasama. So, kulang-kulang labas tayo siguro mga 700,000, 500 to 700,000. Malaki or sobrang laki pa din? Sobrang laki pa rin. Ito yung mga negosyo na alam natin na kumikita sa labas. Okay, ngayon, paano halimbawa kung meron akong ipapaliwanag sa inyo na isang sistema o isang negosyo na hindi mo kailangan maglabas ng daang-daang libo para kumita ka ng daang-daang libo? Okay?
Paano halimbawa kung mayroong sistema, okay, na hindi mo kailangan maglabas ng million-million para kumita ka ng million-million? Okay? So, introducing First Vita Plus. Okay? So, si First Vita Plus po, okay, isa po itong negosyo na kung saan hindi mo required maglabas ng daang-daang libo para kumita ka ng daang-daang libo. Maganda o sobrang ganda? Sobrang ganda. Okay? Ngayon, pag-usapan naman natin ngayon, sino pa muna yung may-ari or sino yung tao sa likod ng First Vita Plus? Okay? Palakpakan ulit natin to. Ma'am Doy tsaka si Sir Sok. Okay? So si Ma'am Doy si Sir Sok, sila po yung may-ari ng company natin. Okay? And yung First Vita Plus company po, matagal na po sa industriya. Okay? 2 dekada na ho tayo sa industriya. Ibig sabihin, multi-awarded company po tayo. Okay? So paano pag sinabi multi-award company? Okay? Pag sinabi multi-award company, halos taon-taon po, okay, meron tayong award na natatanggap. Okay? Ayaw niyang tanggapin. Di ba? Nasaan si Bunso? Ayaw. Okay, okay. So anyway, yan. Sige. Okay. So sabi ko nga, multi-awarded company tayo. So taon-taon, okay, meron tayong nare-receive na award. So hindi po basta-basta yung kumpanya natin. Okay? And of course, hindi tayo tatagal ng 2 dekada kung hindi maganda yung kumpanya natin. Maliwanag? Okay, so alit. Sabi ko nga sa inyo kanina, halos taon-taon po ito nagkakaroon tayo ng award. Palakpan ulit natin to. Okay, so ngayon sabi ko nga, in-explain ko na sa inyo sino yung mga tao sa likod ng kumpanya natin. Ano yung kumpanya natin? Ano yung credentials ng kumpanya natin? Ngayon, pag-usapan natin saglit lang kung ano yung produkto na nandun na ninenegosyohin natin. Okay? So, pagdating po sa produkto, simple lang po. Okay? Hindi ko papaliwanag katulad piniliwanag kanina ni Doc Harry. Saglit lang po ito. Okay? Tatlo lang po tatandaan natin sa produkto. Features, advantage, saka benefit. Okay? Ano yung features? Ito yung sagot sa tanong na ano ba talaga si First Vita Plus? So, pag sinabi, ano ba talaga si First Vita Plus? Pag may nagtanong sa'yo, ano ba talaga si First Vita Plus? Simple lang yun. Gulay na ginawang juice. Tapos na po. Yun lang kasimple. Gulay na ginawang juice. Okay? So, ibig sabihin, pag gulay na ginawang juice siya, lahat ng multivitamins, minerals ng gulay nandoon sa juice. Maliwanag ho? O, ano advantages? Ano yung advantages? Ano yun? Ano yung meron kay First Vita Plus na wala sa iba? Sa ibang produkto natin. Okay? First of its kind. Ano yun? Tayo po yung kauna-unahan na gulay na ginawang juice. Pangalawa, from 6 months na bata, pwede pong gumamit. No side effects, no overdosage, no contraindication kahit nagtitake ka ng maintenance mo. Bakit? Kasi pwede ka naman kumain ng gulay while taking your meds. Tama ho ba yun? Okay, so yun po yung advantage si First Vita Plus. Okay, and pangatlo, benefit. Anong pinaka-benefisyo pag uminom ka niyan? Ang pinaka-benefisyo po pag uminom ka ng First Vita Plus, hindi lang, ilalabas na lang lahat ng lason sa katawan mo. Okay? Katulad ng pinaliwanag kanina ni Doc Harry. Diba? So pag nilabas niya lahat ng lason sa katawan mo, yung immune system mo makaka-recover, healthy ka. Okay, tinamin katabi mo, mukha bang healthy yan? Yes. Sabihin mo, halata ba kung nagtitake ng Vita or hindi? Patay. Okay, sunod. Okay, so sabi ko nga sa inyo kanina, gulay na ginawang juice siya. Okay, gulay na ginawang juice. Ano yung mga gulay na nakapaloob dyan? Malunggay, dahon na sili, saluyot, kulitis, and talbos ng kamote. Okay. So yung 5 gulay po na yon, pinagsama-sama po yan, nilagay sa isang sachet. Ang maganda, okay, meron po, sinamahan din siya ng gulay. Okay. Yung gulay, ng prutas. Okay, sorry, ng prutas. So yung prutas na ginamit natin dito, organic din po. Okay, natural din po tayo, ha? No preservative. Okay, and no artificial flavors po tayo. Okay? So, ngayon, si First Vita Plus po, ang product lines po natin, nagsisimula tayo sa premium line. Okay? Starting from, ito, melon, dalandan, guayabano, pineapple, mangosteen. Okay, fruits and veggies with mangosteen, and gold line. Okay, question. Ano yung pagkakaiba po ng gold line sa premium line? Ang pagkakaiba lang ng gold line sa premium line natin, mas potent po si gold line. Okay, pag sinabing mas potent, mas marami, ganda lang, in other words, mas marami po yung laman niyang gulay. Okay, so pag tinimplan nyo po si First Vita Plus, si Vita, okay, baka may kita, may mga itim-itim, hindi po langgam yun, guyon po yung gulay. Ha? Okay, so kasi, ano yun, baka kasi, ano yun, pag nagtimpla kayo, magulat kayo, bakit may, ang daming itim-itim, yun po yung gulay. Okay, so ulitin ko, ang pagkakaiba lang ng gold line sa premium line, mas madami pong laman na gulay si gold line. Okay, maliwanag? Hindi lang yun, meron din tayong, okay, platinum line and titanium line. Okay, so ano pa?
Meron din tayo, sa titanium naman po, ano po yun? Fist tabs tayo. Okay, yung fist tab form naman siya. And of course, para sa mga millennials and Gen Z natin, yung P Solution Milk Smoothies. Okay? Meron tayong Bye Bye Old Self and I Am Fortune Fire. Ito po, parang energy drink po ito. Okay? So question, Keith, yung lahat ba ng produkto na binabanggit mo, nandun ba yung limang gulay? Yes po. Okay? Sa lahat po ng produkto na binabanggit ko sa inyo, nandun po yung limang gulay, yung five power herbs. Okay? So katulad ng binanggit ko kanina, yung malunggay, daw ng sili, saluyot, colitis, talbos ng kamote, yeah, lahat po yun nandun. Okay? Ang maganda pa, yung pinaka-latest natin, yung 34-in-1 coffee. Okay? Hindi lang po limang gulay na nandyan. Ayun po, 34 po nandyan. May collagen dyan and so on and so forth. Ang dami po. Okay? Palapakan naman natin yung produkto natin. Okay? Sa ganda ng produkto natin, okay, pati mga doctors din po nag-endorse at nagpe-prescribe na po ng produkto natin. Okay? Like me, okay, kasi bakit? Sila po, meron din silang, kumbaga ganito yan eh. Nung in-introduce po sa akin si First Vita, kasi hindi po ako basa-basa naniniwala. Kasi bakit? Ang orientation kasi namin more on sa pharmaceuticals or yung gamot-gamot. Okay, hindi kami masyado more on sa alternative treatment or alternative medicine. Okay, so ngayon, kami, okay, na nagkaroon kami ng first-hand testimony, okay, na experience, hindi matatanggal sa amin yun. Tama ho ba? Katulad din sa inyo. Tama ho ba yun? So yun yung mga dahilan kung bakit all in kami sa Vita. Palakpakan mo ulit 'yon. Okay, kita. Okay, teka lang. Kala ko ba negosyo pag-uusapan natin? Oh, ito na nga tayo. Okay. Ngayon, pinaliwanag ko sa inyo yung may-ari, okay? Pinakilala ko sa inyo, okay? Sinina tao sa likod ng kumpanya natin. Ano yung kumpanya natin? Ano yung produkto natin? Ngayon, pag-uusapan naman natin ngayon kung paano tayo gagawa ng pera. Paano yung sistema ngayon? Simple lang po, okay? Paano ako makakapagsimula makapag-negosyo kay First Vita Plus? Simple lang. Ang kailangan mo lang gawin, bibili ka lang ng produkto. Ulitin ko ha, bibili ka lang ng produkto. Pag bumili ka ng produkto, may libreng negosyo. Maliwanag? Ulitin ko. Pag bumili ako ng product, automatic, meron akong libreng negosyo. Question, Keith, paano halimbawa kung gusto ko lang gumamit ng produkto, tapos ayaw ko mag-negosyo? May libre pa rin bang negosyo pag bumili ako ng produkto? Meron pa rin. Maliwanag? Keith, for example, bumili lang ako ng produkto tapos gusto ko lang siyang gamitin. Tapos wala naman ang plano mag-negosyo. Pero after a year, for example, gusto ko na mag-negosyo. Nandun pa rin ba yung negosyo ko? Yes po. Maliwanag? Okay, question. Okay. Gaano naman or ano naman yung laman ng produkto na bibiling ko? Okay, ito po yung entry natin. Okay? So pwede kayong mamili dalandan or melon, okay? So dalandan melon natin, 20 sachets per box. So ang isang sachet natin nagkakahalaga na magkano? 44.50 pesos, okay? Ngayon may nagsasabi sa akin palagi, kitang mahal naman masyado ng produkto mo. 44.50 eh, bibili ko na lang ng isang kilo ng bigas yan. Tapos ilang pang bibig yung makakain. Totoo naman yun. Kaso nga lang, kung titingnan mo, sa 44.50 mo, eto na yung halaga niya. May juice ka na, may energy booster ka na, may vegetable, multivitamins, anti-stress, fiber. Kung ikukumpara mo siya sa ibang produkto, bibili mo siya isa-isa, juice, energy booster, 10, 35, 30, 10, 12, 15, total of how much? 112 pesos. Okay? Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, eh mahal pa rin, 44 eh. Bibili ko na rin ng yan, isang kilo na bigas. Ito po, ito yung lagi ko sinasabi. Tandaan niyo po ito. Okay? Ang pinaka magandang investment is yung sarili mo. Okay? Tandaan niyo po ito ha. Yung 44.50 pesos mo, yan na po yung pinakamurang investment sa katawan mo araw-araw. Okay? Tandaan niyo po yun. Tinan mo yung irony ng buhay. Tinan niyo po ito ha. Sigurado ko may kilala kayong ganito. Imagine mo. Nung mga kabataan nila, sige sila bisyo, sige-sige kain ng mga bawal. Tapos pag dumating yung panahon na medyo may edad na, doon tinamaan na sakit, ibubuhos lahat ng perang pinag-ipunan para lang sila ay gumaling. Nangyayari ba to? Yes. Tinan mo yung katabi mo, sabihin mo, parang ikaw ata yun. Patay! Pero totoo po yun, totoo ba? Tama ba? Totoo yun, okay? Ito ang tatandaan nyo, Ang taong mag-aalaga sa matandang ikaw pagdating ng panahon, yun yung batang ikaw ngayon. Okay? Kasi bakit? Kung hindi mo alagaan sarili mo ngayon, sino mag-aalaga sa future na ikaw? Nakuha mo? So ngayon pa lang, mag-invest ka na sa sarili mo. Tandaan niyo po yan, tandaan niyo to.
ang tao, lalo na tayo Pilipino, okay? Lagi natin tinitipid yung sarili natin pagdating sa kalusugan. Pero pag nagkaroon tayo ng sakit, susuko ka talaga ng pera. Tinamay katabi mo, sabi no, parang ikaw talaga yun eh. Huwag ka nang tamaan. Okay. Hindi po hindi ko dapat tamaan yung kabilang kwarto po, okay? So baka masaktan ka eh. Okay? So tuloy. Okay, tuloy. Ngayon, okay Kit, question. Gaano ba kadami yung produkto na bibilin ko para makasama ko sa negosyo? Simple lang po, okay? Ang kailangan mo lang bilhin, bibili ka lang ng 10 boxes. Sabihin mo sa katabi mo, 10. Pag bumili ka ng 10, meron kang 2 box na libre. Okay, so ngayon, total of 12 boxes. Yan, okay. Tingin lahat dito. Imagine mo to ha. Imagine mo to. Diba? So yung 12, yung 10 boxes pala, magkano initial capital ko doon? 8,898 pesos. Okay. Gets ko na. So ang kailangan ko palang puhunan is 8,898 pesos na worth ng produkto para magkaroon ako ng negosyo. Okay? So question, malaki ba o maliit na yan? Malaki? O malakit? Okay, tinan mo to ha. Okay. Sa 8,898 pesos, okay? Pag nangapital ka ng 8,898, outright, ang mare-receive mo, 10 box. Yung 10 box, yun yung halaga ng kinapital mo. Okay? At ang pinakamaganda pa dito, meron ka pang 2 box na libre. Kit question, anong gagawin ko dun sa 2 box na libre? Utang na loob, gagamitin po natin siya. Okay? Kasi bakit? Kapag ikaw, ninegosyo mo to, mahirap naman mag-alok. Uy, alam mo ba, sis, ang sarap ng First Vita Plus, meron kami lasang kalamansi. Anong kalamansi? Dalandan yan eh. Ang kulit mo ha. Kasi alok ka ng alok, di mo. Tinitikman. Di ba? Uy, alam mo ba, kung galing ako doon sa Ortigas, nakinig ako sa doktor, yung First Vita Plus maganda sa ubo. Paano ka bibilan mo? Kung makatahol ka, para ka may COVID eh. Nakuha mo, yung 2 box na yon, ano yon? Gagamitin mo siya. Kasi mahirap po mag-alok pag ikaw mismo, hindi ka produkto ng produkto, inaalok mo. Nakuha? Kasi bakit? Nangihinayin sa 2 box, kasi dapat daw, kita na. Kasi mukha kang, negosyante. Natututo ka na, ang galing nyo ngayon ha. Mukha kang negosyante, okay? So ulitin ko, yung 2 box, gagamitin po natin siya. Okay? Ngayon, sunod. Okay, Kit. Question. Di ba ang dami mong premium, ang dami mong product line na in-explain mo kanina? Okay. Yes. So, pwede, may power pack din po yun. Okay. So, starting from premium line, light line, gold line. Okay. Of course, yung presyo po natin nagkakaiba based doon sa, or depende sa kung anong produkto yung bibilin mo na package. Question. Kit, matanong ko lang. Kahit anong bag ba or kahit anong packages ba yung bilhin ko dyan, automatic ba may negosyo siyang kasama? Yes. Maliwanag ho ba yun? So ang entry natin is 8,898 pesos. Tama ho ba? Maliwanag? Okay. So sa capital investment, sa capital, okay? Capital sa negosyo na 8,898 pesos, okay? Kasama na ito yung mga pribilehiyo na makukuha mo. Okay. Ano yun? Pag nangapital ka na 8,808, dealer ka na, okay? So negosyante ka na, automatic may 25% discount ka sa lahat ng produktong pamimilin mo. So for example, pag pumunta po ka sa direct sales later, okay, makikita mo dyan may mga sabon, moringa oil, ang dami po natin produkto. And I do suggest, please bili kayo ng catalog natin. Okay? Kasi lahat ng pinaka-latest sa produkto ng First Vita Plus nandun po. Okay? So lahat doon, entitled ka 25% discount sa lahat. Okay? Pangalawa, okay? Ano po yung pangalawa natin? Panagin dealer ka, lahat yung company facilities natin, libre po ang paggamit. Okay? May binayaran ba kayo dito? Wala. Imagine mo, libre. Ang ganda ng opisina natin, tama ba? Okay. Pangatlo, ano pa? Libre din po yung training. Ibig sabihin, kapag kayo nagnegosyo kasama namin, okay, lahat po ng kailangan mong maintindihan at malaman, ipoprovide po ng kumpanya sa inyo yun. Ibig sabihin, hindi ka bibitawan sa ere. Pagka-dealer mo, sasaluhin kagad namin kayo. Okay? So lahat ng trainings at seminars na kailangan mo attendan, libre po yun and available yun from Monday to Saturday. Okay? Palakpakan mo naman yun. Nakuha po natin.
Okay. Ngayon, okay. Question. Kit, ano yung titanium na to? And ano meron sa titanium? Pag bumili ka ng package po ng titanium, meron po kayong libreng power card. So ano yung power card? Yung power card ngayon, ano po ito? Kasama to sa may ano, pwede kayong magkaroon ng access online. Okay? So ano meron sa online? Pwede nyo matrack yung negosyo nyo online. So for example, okay, malalaman nyo kung si ilan na yung dealers nyo. Okay, kung may che-checkehin ka ba or may commission ka ba ngayong Friday or next Friday. Lahat po na kailangan nyo malaman, pwede nyo po ma-access yan online. Through, by using power card. Okay, tuloy. Ano ngayon tayo? Okay. Key question. Paano naman ngayon tayo, paano na ngayon ako makapagsimula kumita dyan? Okay. Since dealer ka na, okay, pwede ka na ngayon, pwede mo na simulan ngayon yung negosyo natin. Number one, para kumita tayo is retail profit. Sabi ko nga sa inyo kanina, kapag kayo ay nag-dealer, meron kayong 25% discount na makukuha. Tama? So sa lahat po, yung direct sales, okay, yung direct selling natin. Pangalawa, okay, online business. Ano yung online business? Kung ikaw naman, mahilig kang gumamit ng Facebook, Instagram, tsaka Twitter, or any social media platforms, pwedeng-pwede mong isabay si First Vita Plus, okay? Especially halimbawa kung may mga anak kayo na mahilig mag-surf sa internet or mahilig mag-ano, yung lagi na lang nakatutok sa internet, dalhin niyo po sila dito yung pagiging mahilig niya sa internet, pagkakitaan natin ng pera. Tama ba 'yon? Okay, pangatlo. Okay, Keith. Ano yung pangatlo? Sales commission. Okay, paano ba 'yan? Okay, teka lang. Bakit parang meron may naguguluhan ako ah. Okay. Pag ako ba nag-dealer, kailangan din ba tumayo din ako sa harapan tapos magpapaliwanag din ako katulad ng pagpapaliwanag mo? Okay, baka si Mami meron nag-iisip diyan, baka pag nag-dealer na ako, kailangan ko rin mag-explain. Eh, hindi ako mahihiyain ako eh. Hindi ko kaya magpaliwanag. Tama ba? Pwede ba yon? Oo naman. Kaso nga lang, ito yan, tanda mo ha. Kapag ikaw mag-dealer ka, ang trabaho nyo lang po, mag-iimbita lang kayo. Nakuha natin? Kaninong trabaho yung magpapaliwanag? Trabaho po namin yun. Ulitin ko. Ito yung shared ano natin ha, yung trabaho natin. I-share natin ngayon. Okay, tanda mo ha. Ang trabaho mo, kapag bago ka, mag-i-invite ka lang. Okay? Ang trabaho namin, kami yung magpapaliwanag sa inimbita mo. Maliwanag yon. So kahit mahihiyain ka, pwedeng-pwede ka dito. Tama? Kasi hindi ka naman magpapaliwanag. Maganda ba yung negosyo natin? Oo naman, palakpakan mo naman yon. Okay, ngayon, since nag-dealer ka na, so umpisa nung gagawin, i-invite ka lang. Okay? So ngayon, ikaw na nag-dealer na, bagong dealer, nag-invite ka ngayon. In-invite mo, itago natin sa pangalang Ana. Okay? Si Ana, na kaibigan mo, bumili ng power pack. Okay? So kahit anong packages yung bili niya, P-Solution, yung premium line natin, titanium or platinum, okay? Automatic po, since ikaw yung direct na nag-invite dyan, at yung invite mo, bumili ng produkto, makakakuha po kayo na magkano komisyon? 500 pesos. Maliwanag? Okay, question. Kit, what if for example, yung 10 yung inimbita ko? Yung 10 inimbita ko, 10 din yung bag na binili. Tag-iisang bag sila. Ilang 500 ba kuha mo doon? 5,500 din po yun. Maliwanag? So wala pong limit yan. Maliwanag ho ba? Okay. Pangalawa. Sales commission. Okay, so sales commission naman, kapag titanium, okay, ang maganda po sa titanium tsaka sa platinum, okay, for every direct referral mo, 1,000 po yung commission na makukuha mo. Okay? Kung premium ka, sa premium natin or gold, nasa 500 pesos lang. So pag titanium, magano? 1,000. Same with platinum. Maliwanag po ba? Okay. Pang-apat, max up sales commission. Paano naman sa max up sales natin? Sa max up sales natin, okay, pwede kang kumita ng total of 2,000 pesos worth of sales commission hanggang level 8. Palapakan mo naman yan. Okay? Number 5. Okay, sales over commission. Paano na ngayon to? Okay. Ngayon, ikaw, di ba, in-invite mo si Ana, yung kaibigan mo. Si Ana, ginaya niya lang din yung ginawa mo. Kasi negosyo natin gaya lang. Okay? So si Ana, na bumili ng power pack, nakakuha ka na ng 500 pesos doon, ganun lang din yung ginawa, bagong dealer eh. Okay? So since bagong dealer siya, okay, anong ginawa niya? Nag-invite lang din siya. Sino magpapaliwanag? Kami. Okay? So dinala ni Ana ngayon yung invite niya, okay? Magkano makuha ni Ana doon? 500 pesos. Magkano ngayon makuha mo? Suppose hindi naman ikaw yung nag-invite dito, tama ba? Makakakuha ka pa rin ng komisyon na magkano? 440 pesos worth of product voucher. So kung tinan mo to ha, kung nakikita mo,
habang ginagawa mo yung negosyo natin, okay, yung kinukonsumo mong produkto, nagiging libre na. Teka lang, meron akong isang question kasi. Since pang ang trabaho namin pag-i-invite, what if for example, hindi ko sila madala dito sa Ortigas? Posible ba yun? Oh, tama, di ba? Yung kasi yung kakilala ko, yung kapitbahay ko, yung kasama ko sa trabaho, hindi sila makakapunta sa Ortigas eh, kasi alas 3, may trabaho pa sila. Wala pong problema. Bakit? Kasi pwede, available po yung talk natin or yung training seminars natin via Zoom. Okay? So, meron din tayong Zoom eh, nakaschedule po tayo sa isang linggo. Okay? Minsan, meron tayong available Zoom na 7 p.m. or 8 p.m. Okay? So, ngayon, well, ang pinakamaganda sa atin, pwede nyo dalhin dito face-to-face or pwede nyo siyang senda na lang ng link. Tapos, doon nyo sila ipapanood, doon nyo sila papa-attend via Zoom. Okay? Maliwanag po ba yun? Okay, number 6, rebates. Okay, sa rebates naman, okay. Level 1, level 2, level 3. Paano ngayon to? Okay, paano to? Si level 1, ito yung direct mong napadealer. Si level 2, yung direct na napadealer ni level 1 mo. Si level 3, yung direct na napadealer ni level 2 mo. Okay, ano meron dyan? Total of 6% rebates. Ano yun? Okay, for example, si level 1, si Anna, yung na-invite mo kanina, direct naman na pa-invite, okay? For example, mahilig po siyang bumili ng ano, ng mga langis, okay, ng moringa oil. Okay, for example, pumunta siya dito isang araw, okay, bumili si Anna ng worth 10,000 pesos na moringa oil na hindi mo alam. 3% of 10,000 sa'yo po mapupunta. Maliwanag? Commission nyo po, rebates po ang tawag doon. So, 2% naman sa level 2 and 3% naman sa lahat ng pamimili. 1% naman sa lahat ng pamimili ni level 3. Maliwanag po ba? So, total of 6% rebates. Palakpakan mo ulit yon. Okay, and number 7, yung rev up rebates. Sa rev up rebates naman natin, ang pinakamaganda dito kasi pwede kang kumita up to 15% total incentive and hanggang level 8. Okay, palakpakan mo ulit yon. Okay, ano na ngayon number 8 natin? Group sales override commission. Okay, ngayon, di ba sabi ko sa inyo kanina, kapag nag-purchase ka ng power pack, anong tawag sa'yo? Dealer ka na. Okay. Simple lang po ito. Okay. Ngayon, paano ba kumikita ng malalaki yung mga milyonaryo dito sa kumpanya natin? Simple lang po. Ang sabi ng company, simple lang. Ang kailangan mo lang gawin, bubuo ka lang ng grupo mo sa A tsaka sa B. Dalawang grupo lang yung bubuuhin mo. Okay. Ngayon, for example, ikaw, okay, in-invite mo si Anna, yung kanina, tama? Makakuha ka ng magkano commission dyan? 500 pesos, very good. Okay. Ngayon, meron ka pang nilagay mo ngayon si Anna sa group A mo. Meron ka pa ulit na invite. Ang pangalan si Bea. Nilagay mo naman siya sa group B mo. Magkano commission makukuha mo? 500 pesos. Ngayon, ang sabi ng company, since may nag-dealer or meron kang tao dito na bumili ng power pack sa A at sa B, pag nakita na system yan, meron kang additional pairing bonus na magkano or additional na commission na magkano, 1,500 for every sales match. Okay? So, question. Okay. Yung 1,500 din, bukod pa pala yun sa 500 pesos? Yes po. Okay. Kitanong ko lang, what if for example, si Anna tsaka si Bea na yung nag-invite? Okay? Tapos hindi na ako nag-invite. Okay? For example, si Anna, ganun din ginawa kasi, di ba, gaan negosyo natin, ano? Gaya lang. Si Anna, nag-invite niya, in-invite niya si Chard, in-invite niya si Harold. Okay? So may 500 si Anna dyan, may 500 si Anna dito. Okay? So mayroon ka dyan worth na dalawang 440 pesos na product voucher. So si Bea, simple na din. Ganun na din. O si Ella, si Fidel, si Mel. Okay? Di ba? Nag-invite na din sila. Hindi na ikaw yung direct na nag-invite sa mga taong to. Tama ho ba? Ano sabi ng company? Okay, ano sabi? Yung sistema natin, simple lang. Pag nakita na system na may nag-dealer sa A mo, may nag-dealer sa B mo, nakita yung nag-pares, magkano bibigay? 1,500 pesos. So, ibig palang sabihin, kahit hindi na ako yung direktang nag-invite sa mga tao na yan, may 1,500 pa rin ako? Yes po. Okay, maliwanag? Tinan mo to ha. Ang direkta mo lang na invite ay dalawa lang. Nakuha mo? Dalawa lang, si Anna tsaka si Bea lang. Hindi na ikaw yung nag-invite sa mga taong ito. Tama ho ba? Pero regardless, ikaw or hindi ikaw ang direktang nakapag-invite sa kanila or nakapag-pa-dealer sa kanila, you'll still get 1,500 pesos for every match. Palakpakan mo naman yon. Okay. So, get what if, for example, yung kakilala ko, yung downline ko sa ilalim, okay?
Yung tao ko sa ilalim, ang daming napasali international tsaka local. Okay? For example, meron po ko dito, nangyari, meron naka-close kami ng deal before Bahrain, sa Bahrain. Okay? Ang binili po nasa 500 power packs. Hindi po ako direkta 'yun, ha. Hindi ko direkta. 'Yun nasa ilalim ko na. Hindi ko nakakilala 'yung nasa ilalim ko na 'yun eh. Na naka-close ng 500 power packs eh. So for example, halimbawa, lima, yung sinasabi ko kanina, Bahrain. For example, 500 'yung binili dito sa A. Okay? Tapos sa B naman, meron dito local product center 'yung nag-open. Eh, pag product center, ilan yung binili? Say, for example, minimum 300 power packs. Di ba hindi na ikaw yung direktang nag-invite doon? Ano sabi ng company? Ikaw or hindi ikaw direktang nakapag-invite, sa'yo pa din yung 1,500 pesos for every sales match. Maliwanag ho ba yun? Tinan mo to, ha? Tinan po. Simple lang po ang negosyo natin. Sobrang simple lang. Ikaw to, nag-dealer ka, mag-invite ka, kami magpapaliwanag. Nakuha natin? Ganun lang kasimple negosyo natin. Okay. Kit, okay. Paano naman yung potential income natin dyan? Okay. Paano naman natin kukumpitin potential income natin dyan? Okay. Ngayon, for example, araw ng Tuesday, okay. For example, araw ng Tuesday, merong nag-dealer or nag-pay in sa'yo dito sa group A mo. Sa group A mo. Okay. Limang power packs. Sa group B mo naman, ilan? Ito. Okay? Ngayon, ang sabi ng kapatid, diba? 1:1 tayo. Isa sa A, isa sa B, pares, 1:5. So, ilang pares dapat meron ko dito? 5. Tama? So, 5 sales match yan. So, 5, for every sales match, ilan? 1,500 pesos. So, 5 times 1,500, ilan yun? 7,500 po kayo sa loob ng isang araw. Question. Eh, meron akong sobrang dalawa dito na hindi na paresa na. Saan na pupunta yun? Carry over po yun the following day. For example, Wednesday, sa group A mo, merong 6 na pumasok. Merong 6 na nag-pay in. May 6 na nag-dealer. Okay? Sabi mo naman, nung araw ng Wednesday, may 4. Eh, since may sobra kang 2 na hindi na paresan nung Tuesday, carry over the following day. 4 plus 2 is equal to 6. For every sales match, 1,500. So, 6 times 1,500, ilan yan? 9,000 pesos po kayo sa loob ng isang araw. Pwede na ba yan sa'yo? Okay. Thursday, 12:15. Supposedly, ilang pares meron ka dyan? 12. Kaso nga lang, ang babayaran lang sa atin, 10 pares lang. So, 10 pares times 1,500, ilan? 15,000. Oh, teka lang. Bakit 10 pares ang babayaran sa akin dyan? 8, 12 dito, tapos 15 yung pumasok sa akin, ha? Bakit 10 lang? Yun po yung kinaganda na sistema natin. Bakit? Kaya po stable yung kumpanya natin at tumagal na po tayong 2 dekada dahil po dito. Okay? Bakit? Kasi bawat dealer, merong limit lang ang kikitain. Tama ho ba? Ngayon, yung sobrang dalawa, yun na po yung pambayad din sa kumikita na dealer sa ilalim mo at kumikita ng dealer sa taas mo. Maliwanag ho ba? Okay? Okay? Maliwanag ho ba? Maliwanag? Okay. So, ang maximum potential income pala dito is 10 pares lang kada araw. So, 15,000 po yun isang araw. Ang tawag mo dyan, flush out na po yun. Maliwanag ho ba? Okay. So, Friday, 6-5. Okay, simple. Okay. Dito, 20-30, 10 pares pa lang. Okay. May mga top earners po dito. Imagine mo to, ha, sa isang araw nila, ang pumapasok po sa group A nila, 100. Isang araw. Okay? Sabihin natin, 100, 200. Okay? So, kahit gaano kadami pumapasok sa A and B nila, magkano lang babayaran sa kanila isang araw? 15,000 lang din yun. Kaya po dito sa negosyo natin, walang nauna, walang nahuli. Kasi kung dealer ka ng 2010, okay, 15,000 pesos yung potential income mo per day. Pag nag-dealer ka ngayon 2022, okay, 15,000 pesos pa din yung potential income mo per day. Nakuha? So hindi porket gaano ka nakatagal dito, ikaw yung pinakamalakas pagpasok ng tao dito or mag-pay in dito, okay, ikaw na yung pinakamaraming babayaran na pares. Hindi po. Okay? Bawat dealer, 15,000 pesos ang maximum potential income per day. Palakpakan mo naman yon. Okay? So, again, sabi ko nga, ang potential income natin magkano isang araw? 15,000, 75,000 pesos per week, and 300,000 pesos per month. Okay? Malaki ba or sobrang laki ng negosyo natin? Sobrang laki. Tama? Magkano po unan? Ulitin ko, ha? Alam nyo ho ba,
Yung 300,000 pesos nakita sa loob ng isang buwan, yan na po yung kinikita ng isang Jollibee franchise owner. Sarado, net, malinis. Okay? Ibig sabihin, pag sinabing malinis, okay, minus na yung expenses yun. 300,000 pesos per month. Okay? Kaso nga, nasabi ko nga sa inyo, depende po sa ano yun, depende sa location yun, ha? Sabihin natin average, 300,000 pesos sa loob ng isang buwan. Kaso nga lang, magkano po unang malalabas mo? 55 million. Kuha mo ako? Ano sinabi ko sa inyo kanina? Yung First Vita Plus, yung sistema ng pagnenegosyo natin, hindi mo kailangan maglabas ng milyon-milyon para kumita ka ng milyon. Hindi mo kailangan maglabas ng daang-daang libo para kumita ng daang-daang libo. Only in First Vita Plus. Palakpakan mo naman ulit yon. Maganda ba o sobrang ganda ng negosyo natin? But wait, there's more. Platinum Power Advantage. Ano yung Platinum Power Advantage natin? Diba sabi ko sa inyo kanina, ang maximum sales match na babayaran natin sa isang dealer, magkailan? May kausap pa ako. Ang dami nyo na. Ilan? Ilan pares? 10. Okay, 10 pares kada dealer. Tama ba? Kada dealer. Okay, ngayon, kapag ikaw ang pinurchase mo, Platinum Power Pack, bukod sa 10 na matches a day, may additional 5 matches po kayo per day. So that is total 15 matches per day. At ang maganda pa, pag Platinum Power Pack yung purchase mo, hindi po 1.5 yung commission na babayaran din per pairing, per match. Okay? Ang babayaran sa inyo is 1,700 pesos per sales match. Okay? So 1,700 na limang pares yun. So that's additional 8,500 pesos per day. Ha talaga, sobrang laki naman nun. Kaya ang potential income natin kapag Platinum Power Pack, yung binili mo, kanina ka pa. Okay? So sabi ko nga sa inyo kanina, additional, okay, yan. Ito. Platinum Power Pack. Okay, Platinum Power Pack yung purchase mo. Okay? So, di ba sabi ko sa inyo kanina, for every dealer, merong 10 sales matches per day. So, pag Platinum Power Pack yung purchase mo, may additional 5 matches ka per day. Okay? Ang sales match na babayaran sa'yo, 1,700 pesos per match. Okay? So, kaya po, ang potential income natin kay Platinum Power Pack is 470,000 pesos per month. Palakpakan mo naman yon. Okay? Ngayon, ang maganda pa dito, for every 5th platinum sales match natin, converted siya into 20 platinum point value. Ibig sabihin, yung pang 5th sales match mo, okay, pwede mo siyang ipunin. Cumulative po siya. Sino yung familiar para ano, yung pre-grocery kay sa SM? Yung ano? Yun, SM Advantage. Okay, SM Advantage. Okay? Parang ganun din po yun. Okay? So may point system tayo. So for every 5th platinum sales match ka, meron ka makakuha ng 20 platinum point value. Yung points mo na yun, pwede mo siyang ipunin para pwede mo siyang exchange into product voucher, pwede trip, and pwede ka bumili ng, or pwede mo siyang exchange ng sasakyan. Okay? So palapakan mo naman ulit yun. And last but not the least, yung titanium power pack natin, or titanium plan natin, ang bibigyan naman sa atin dito, ang entitled ka sa ilan? 16 sales matches po kayo sa loob ng isang araw. Okay? So 16 sales matches. So bukod pa doon, bukod sa 10, okay, may additional 6 sales matches po kayan. So kaya ang potential income natin when it comes to titanium is how much? 480,000 pesos per month. Palapakan mo naman ulit 'yon. And again, katulad ng platinum natin, okay, may 5th sales match niya, converted din siya into yung trip voucher natin. Okay, travel recreation incentive program. Okay, so pwede nyo, no expiration, no time frame, accumulation or combination, pwede nyo siyang ipunin. And transferable to immediate family members. Okay, so habang ginagawa may negosyo, imagine mo, may libre kang trip. Sinong gusto ng ganun? Okay, ngayon, ang pinakamaganda po dito, ito po yung pagpipilian natin. Okay, so starting from yung premium natin, yung standard natin, yung platinum and yung titanium. Key question. Okay. So kapag kahit saan ba yung pipilian ko dyan, okay, dealer pa rin ba ako? Yes. Okay. Ulitin ko ha. Balik ako sa sinabi ko kanina. Pag bumili ako ng platinum,
Pag bumili ka ng platinum na power pack, ang potential income mo sa loob ng isang buwan, magkano? 470,000. Okay? Ngayon, yung sinasabi ko sa inyo kanina, what if for example, gusto ko lang gumamit ng produkto, tapos ayoko naman gawin yung negosyo. Automatic po yun, nakapasok kayo sa system, kapag ginawa niyo, kung gusto niyo na simulan niyo negosyo, entitled pa rin po kayong kumita ng 470,000 pesos sa loob ng isang buwan. Maliwanag ho ba? Okay. Ngayon, question. Ilan ang gusto mong cheque? Isa, dalawa, or tatlo? Tatlo, tama ba? The more, the better. Ngayon, pwede nyong ipasok dito yung mga kamag-anak ninyo. So for example, may wife ka, may husband ka, okay? Pwede mo silang ipasok dito. Okay? May anak ka, pwede rin po. Kaya pwede mo siyang, pwede, sa first vitamins, pwede nyo gawin siya family business. Okay? So nakapasok nito, tatay ko, nanay ko, okay, anak ko. Ay, anak, wala pa lang anak, sorry. Okay. So tatlong power packs yun, okay? So sa tatlong power packs yan, ibig sabihin, ang isang power pack is entitled ka na ilan? Maximum potential income ng isang, sa isang buwan, ilan? 300,000. So kung tatlong power pack yung bibilhin mo, that's 900,000 pesos per month. Ngayon, what if for example, kung platinum power pack yung binili ko, tapos tatlo, entitled ka sa ilan? 1.4 million pesos. Same with titanium. Palakpakan mo naman po yun. Okay? Maliwanag po yung sistema natin? Naintindihan niyo po ba? Okay, ganun lang po kasimple sistema natin. Ganun lang kasimple sistema natin. Okay. Ngayon, ikukwento ko naman sa inyo saglit, okay, kung paano po ako na-invite dito. Okay? So tapos na yung sistema natin. Okay, tapos na. Ngayon, na-invite po ako way back 2011. Okay, 2011. Ang nangyari sa akin, in-invite po ako ng immediate family ko, kamag-anak ko. Sino dito pag nag-invite ng kamag-anak nila? Tapos alam mo yun, parang hindi ka makahindi kasi kamag-anak mo sila. May ganun ba kayo? Tinamig katabi mo, sabi mo, parang ikaw yun ah. Pakaya pala ako nandito ah. Tama ba? One day, okay, one day, tumawag tong kamag-anak ko sa akin. Sabi niya, Kit, libre ka ba? Sabi ko, oh, libre naman. Alam niyo yun, open-minded ka ba? Yan. Ganun yung mga atake. So ngayon, ito, hindi naman kami masyado nag-uusap talaga. Okay? So sabi niya, pwede pa tayo magkita? Bakit? Wala lang, kita lang tayo, catch up. O diba, catch up dala. Ngayon, nakita kami ngayon. Kape-kape kami, okay? Tapos naglabas na siya ng clear book. Sabi ko, patay tayo dyan. Eto na tayo, lalatagan na ako nito. Ang una impression ko, nung naglabas siya ng clear book, bebentahan ako. Ayaw natin nang binebentahan tayo. Tama ho ba? Tama. Okay, so anong nangyari? Eto na. Paliwanag siya. Alam mo ba, may sinalihan kasi ako negosyo, ganto ganyan, ganyan, ganyan. Paliwanag niya. So, labas mo sa clear book, okay? Malunggay. Yung mga gulay na pinanggit ko sa inyo kanina, okay? In-explain niya sa akin, okay? To cut the long story short, after po ng papaliwanag niya, guess what? Nakumbinsi ako, hindi. Hindi ako nakumbinsi. Bakit? Produkto palang ayoko na eh. Kasi bakit? Di ba sabi ko nga sa inyo kanina, hindi po, hindi. Yung orientation namin, more on pharmaceuticals po kami. Hindi kami basta sa gulay-gulay. Or sa herbal supplements. Okay? So ngayon, yung isang tao sa akin, ito pa, yung pagpapaliwanag, ano mo ba? Yung first vitamin, maganda sa may cancer, sa may ulcer, sa may goiter, lahat ng sakit na binanggit niya, wala naman akong ganong sakit. Mukha ba ako may cancer? So, pilosopo po kasi ako eh. Alam mo, yun yung mentalidad ko eh. Alam mo yun? Sabi ko, sa isip-isip ko pa, baka pag uminom ako ng first vitamin, baka magka-cancer pa ako dyan eh. Ganun po ako pilosopo. So nangyari, naghiwalay kami, okay? Guess what? Hindi ako bumili ng produkto sa kanya. Ni isang sachet, wala po akong binili sa kanya. Alam mo, ito na, di ba pag binentahan ka, tapos maghihiwalay na kayo, ano sasabihin mo? Sige, sasabihan na lang kita pag kukuha na ako. Ginawa mo na rin ba yan? Tinan mo yung katabi mo, sabi mo, parang familiar. Di ba? O yung ginawa ko, sige, sasabihan na lang kita pag kukuha na ako. Lumipas yung ilang linggo. Okay? Alam niyo po nangyari? Nagkaroon po ako ng sakit. Alam mo yung sakit ko? Dengue. Familiar ka sa dengue? Yung dengue po walang gamot. Okay? Supportive treatment lang po si dengue. Okay? So ngayon, nung nagkaroon ako ng dengue, na-admit ako sa hospital actually. Na-admit ako. Doon ko ngayon siya na alala. Kasi nabanggit niya, si First Vita Plus pala, okay? Pwede niya makarecover electrolytes mo. So maganda siya for dengue. So tawag ngayon ako sa kanya. Sabi ko,
May bite na, na ano ka ba? May isa ka ba ng Vita Plus yan? Pagdalan mo nga ako, pagbilan mo nga ako, dalhin mo ako dito sa ospital kasi na, nandito ako. Na-admit ako, nagkaroon akong dengue. So, cut the long story short again, ininom ko yung first Vita Plus, okay? 2 sachets. Oh, 2 sachets for every 4 hours. Imagine yun. Alam niyo mo nangyari sa akin? 2 araw na ako sa ospital, na-discharge na po ako sa ospital. Diba? Doon po nagsimula yung kwento ko. Ngayon, lumipas yung ilang linggo. Siyempre ako, alam mo yun, ang ganda ng effect sa akin, regular na ngayon ako sa kanyang bumibili. Okay? Kasi maganda effect, yung sabi ko sa inyo kanina, kami ayaw talaga namin ng ganito. Pero pag ikaw tinamaan ka ng sakit, tapos naging produkto ko ng produkto na yun, maniwala ka sa akin, ikaw talaga magpe-prescribe ka talaga. O mag-endorso ka. So, nangyari, lumipas yung ilang linggo, tumawag ulit siya sa akin. Sabi ko, teka lang, eto na naman, bibentahan na naman ako nito. Eh, meron pa nga akong stock dito eh. Yung kagad yung mentalidad ko eh. Okay? Sabi niya, Kit, teka lang, di, meron pa ako dito. Ginanong ko siya kagad. Meron pa ako dito, stock, magbawan ako. Meron pa ako. Yung binili ko sa'yo noong last time, meron pa. Hindi. Tumawag ako kasi meron kang cheque. May ibibigay ako sa'yo. Ha? May cheque ako. Kailan ka ba libre? Mamaya, libre na ako kagad. Kasi mukha akong negosyante. Grabe ka naman. Balik tayo kanina. Negosyante tayo. Hindi tayo mukhang pera. Tama ba? Pero yun eh. Magtatampo ka ba sa bigas? O, pwede ka kagad. Pero yun, libre yun eh. O, kita kami kagad. True enough, ano ba? Nakatanggap ako cheque. 500 pesos. So tumuntawa ako. Sa isip-isip ko, okay pala ito, no? Gagamit lang ako ng produkto. Sumicheque na ako. So pag mabilis ko pala nilaklak ito, magkakaroon ako ng cheque ulit. Yun yung isip-isip ko. Lumipas ulit yung ilang linggo. Ano nangyari? Tumawag ulit siya sa akin. Kit, sabi niya pala sa akin, hello. Ano sabi ko sa kanya? Bakit? May cheque ulit ba ako? Kasi mukha akong negosyante. Very good. Ano sabi niya sa akin? Oo, meron. Ang galing mo naman. Paano mo nahula? Siyempre, alam ko talaga. Nararamdaman ko talaga. Tatawag ka talaga sa akin eh. Cut the long story short, kita po kami. Nakareceive po ako 5,000. Imagine mo 5,000. Ngayon, kung mapapansin ninyo sa paliwanag sa sistema ko sa inyo kanina, yung 5,000, yung check-in na nakukuha ko, nakuha po yun kapag meron kang may nagdi-dealer sa ilalim mo. Ang hindi ko alam, dinealer niya pala ako. Tapos nilagyan niya ako ng tao sa ilalim nang hindi ko alam. So kaya yung cheque ngayon, nakapangalan sa akin. Kaya sabi, kasi hindi ko naman po, ano, hindi ko naman inintindi yung marketing plan. Noong nilatagan niya ako, sabi ko, product lang ako. Kasi hindi naman ako inclined sa business. Kasi nga, yung course ko nasa medical. Diba? So napakalayo. So wala akong hindi appealing sa akin. Okay? So ngayon, doon nang galing yung cheque na ako natatanggap. Ngayon, lumipas ulit ang ilang linggo. Tumawag ulit sa akin. Alam niyo po, inunahan ko na siya. Hello? May cheque ulit ba ako? Hindi pa siya nag-hello. Ako kagad nag-hello. Sabi niya sa akin, ano sabi niya? Oo, meron. Kaso nga lang, eto na. Kaso nga lang may problema tayo. Ah, bakit anong problema? Medyo may kalakihan kasi yung cheque mo na matatanggap. Kaso nga lang, kailangan ikaw personally ang kukuha sa opisina. Okay? Hindi ko kasi pwedeng kunin kasi medyo malaki. Di ba? Imagine mo ito. Estudyante po ako nito ha. Ulitin ko. Estudyante po ako. Nag-aaral pa po ako nito. Nag-review ako for board. Okay? So sabi niya sa akin, hindi ko kasi pwede siya kunin. Kailangan ikaw kasi medyo malaki. So kailan ka ba libre? May pasok ko na bukasan kasi. Pero alam ko, ang balibalita ko, lampas 10,000. Ah, ganun ba? Bukas kagad, tara kunin natin. Kasi mukha akong negosyante. Very good. Friday, may pasok ako. Absent. Bakit? Lampas 10,000 makukuha ako eh. Tama ba? Naman. Okay? Absent ako. Ano nangyari? Dinala niya ako dito. Yung pala, paraan niya lang pala yon para ma-invite po ako dito sa opisina. Imagine. Ako po, I'm from Las Piñas. Okay? Ortigas. Bago mag-pandemya, para po makarating dito, siguro sabihin ko lang 2 oras. Malayo po sa akin ito. Sobrang layo nito sa akin. Okay? So ngayon, pag matagal niya na kasi iniimbita dito, hindi talaga pupunta. Kasi malayo nga eh. Pero nung narinig ko lang pa 10,000, malapit na. Malapit na. Tama? 10,000 yun eh.
ayuda yun eh. Tama ba? O ngayon nangyari, Friday po yun. Okay, Friday, sobrang daming tao as in. Bukas yung ano yung divider niyan, bukas tapos yung tao hanggang dun sa dulo. Tapos alas do ang schedule po ng BDF that time, ng talk that time is 3 p.m. Okay, 3 p.m. Alas 12 pa lang nandito na kami. Wala pa po akong lunch. Okay? Inupo niya ako sa harapan. So kasi ano, may reservation ng dati. So pila yung tao, yung pila, di ba? Diyan na kagad ako. Imagine po, 1 hour 30 minutes na ako nag-aantay. Pero nakangiti pa rin ako. Bakit? Kasi meron ako makukuhang cheque. Kasi mukha akong negosyante. Kuha? So ngayon sabi niya sa akin, Kit, teka lang ha. Kailangan kasi muna nating umattend dito bago mo makuha yung cheque. So ako naman nakangiti na. Oh, talaga ba? Sige lang. Wala akong reklamo. Kahit gutom na ako. Tama ba? Pero yun eh. Ano ba nangyari? Okay? Cut a long story short. Yung nag-talk that time, alam niyo ho ba, dito nagsimula nagbago talaga yung buhay ko. Okay? Yung pananaw ko sa buhay. Yung nag-talk that time, okay, hindi ko makalimutan. 15 years siyang janitor sa PGH. Okay? 15 years. Tapos, alam niyo ho ba, ang kanyang kinikita sa loob ng isang linggo, okay, umaabot po siya ng 800,000 pesos, hindi isang linggo, isang buwan. Hindi 300,000. 800,000 pesos sa loob ng isang buwan. Alam niyo ho ba, nung nandun ako po sa harapan, tanong ko sa inyo, baliw ka, buang ka? Parehas na po yung magpinsan po yung salitang yun. Imagine mo to ha, 800,000. Nakalimutan ko na yung checking kukunin ko, nakatingin ako sa cheque niya. Kasi mukha akong negosyante. Sabi ko, mas gusto ko yun ha. 800K. Imagine mo, 800,000. Tapos, paliwanag dyan, na-feature siya sa rated gay, sa ganito, ganyan. Cut the long story short, alam niyo ho ba, nung natapos na yung talk, nakatulala po ako. Siguro, parte kasi gutom na ako. Nakatulala ako, alam niyo kung bakit? Ito yung dahilan ko, bata ko nakatulala. Kasi hindi ko maisip paano ang isang janitor kumikita ng 800,000 isang buwan. Ako, gagraduate ako ng 4-year course, hindi ko pa kinikita to. Nakuha mo ako? Doon ako nabaliw. Sabi ko, anong meron siya na wala ako? Gwapo naman ako ah. Tama ba? Bakit siya may 800,000? Ako wala akong 800,000. Janitor yun. Okay, tapos ako 4-year course graduate. Diba? Tapos RN pa. Siya 800,000. Ako wala. Ako slap soil. Alam niyo slap soil? Hampas lupa. So janty pa lang, wala akong pera eh. Okay? Wala akong aswelto. Okay? So, ngayon, hindi ko ma-explain ang logic, gusto kong magkaroon ng hustisya, paano nangyari yun? Naintindihan nyo? So, alam nyo ba, alam mo nangyari? Okay? Doon po nagsimula yung journey ko, okay? I started doing first Vita Pass way back, 2011, okay? Year 2012, ano po nangyari sa akin? Nakabili po ako ng sarili kong sasakyan. Imagine nyo yan. Tapos, at the age of 22 years old, I earned my first million. Imagine, 22. Guwapo, sobrang guwapo. Sobrang guwapo. Ayun, nakadream. Imagine mo, fresh graduate ka. Imagine po ito ha. Noong nakagraduate ako, nakapasa ako ng board exam, grabe, sobrang euphoric. As in, siyempre, pinagirapan mo na 4 years, ganun. Siyempre, kasabayan ko mga classmate ko, 'di ba maghahanap pa lang ng trabaho. Ako naka-auto na. Imagine mo 'yun. Si kumikita ka 20 mil sa loob ng isang linggo. Pogi or sobrang pogi. Sobrang gwapo mo noon. Tama? Ano ba nangyari? Okay? Ano ba nangyari sa akin? After 22 years old I earned my first million. Ngayon po nakabili na rin po ako ng sarili kong condo. Kulang mga 4 million. Pwede na ba? Gwapo, sobrang gwapo. May investment na rin. Okay? Nakapag-travel na rin tayo. Nakatatlong sasakyan na ako dito. Imagine niyo po ito ha. Imagine ito. Gusto niyo ba yung pagagising niyo sa umaga? Hindi kayo mong problema. Parang,
Pag tapos titingin mo yung bank account, ay, may million pala ako sa bangko. Sarap. Tapos gigising ka kung kailan mo gusto gumising. Saan po nagsimula lahat yon? Sa puhunan kong 8,898 pesos. Ngayon, tinan mo to ha, tinan mo to. Kung ibabalik ta rin natin yung kwento, okay? Kung papaliwanagan ako dati, nandyan ako nakaupo. Okay? Wala pong pera. Pinasok nga lang ako eh. Okay? Pinasok nga lang ako eh. Kung papaliwanagan ako, way back 2011, maglalabas ako ng 8,898 pesos. Ang unang sasagutin ko, ayoko. Kuha mo? Bakit? Kasi ang tingin ko sa kanya, gastos. And I'm sure, ganyan din yung tingin niyo dyan. Alam mo bakit? Kasi, tinan mo to ha. Ang nakikita mo kasi, yung 8,898. Ang hindi mo nakikita, yung pwedeng mangyari sa'yo pag naglabas ka ng 8,898. Doon po nagbago yung mindset. Yung kumbaga may paradigm shift na nangyari. Nakuha po natin yun. Ang pinaka-bonus pa na binigay sa akin ni First Vita Pass, alam niyo po ba? Nakapag-travel po ako dito. First trip namin, saan kami? Japan. Gusto niyo dyan? Alam mo, sobrang sarap dito. Dalawang beses po ako bumalik dyan. Una, nag-Tokyo kami. Tapos pangalawa, Osaka. Gusto niyo pumunta dyan? Yes! Bili tayo ticket. Alam niyo ba? Pumunta kami dito. Sobrang nagulat po ako. Nagulat ako paglabag namin. Ang dami palang Japanese doon. Siyempre, kasi, very good, okay? The following year, Taiwan naman kami. Okay? Taiwan naman kami. The following year, ano sunod? At ayaw. The following year, teka lang. Ayaw niya mag-cooperate sa akin. Okay? Bakit ayaw? Ano ba? Anyway, the following year po, nag-ano naman kami dito, Korea. Okay? Korea, tapos, nag-Boracay kami, tapos nag-ano rin kami dito. Yung isla sa taas ng Pilipinas. Batanes. Okay? Batanes. Tapos, nag-Hong Kong din kami dito. Hong Kong namin, all expenses paid, tapos, pinag-shopping pa kami na may-ari ng company. Gusto nyo rin ba? Tapos ano pa? Ang pinakaano namin dito, ang latest na, ngayon po, aalis na kami next Tuesday. Saan naman kami? 4 days and 3 nights sa Bangkok, Thailand. Sarap, di ba? Sarap? Gusto nyo rin? Bili tayo ticket. Punto. May point. Simple lang punto ko. Okay? Kasi baka nakaupo ka dyan, ikikwento mo yan eh. Iba yung kwento ko eh. Baka naman hindi mangyayari sa akin. Baka naman ganito. Baka naman yan. Pero mo to ha, ulitin ko. Way back 2011, hindi ko nga na-imagine magiging speaker ako ng kumpanya eh. Hindi ko nga na-imagine eh, itong mangyayari sa akin eh. Naintindihan nyo? Nagkaroon po kasi ako ng paradigm shift. Yung paradigm shift na sinasabi, yun yung pag-iba dun sa mga pagtingin mo sa bagay-bagay. Nakuha mo? Kasi tinan mo ito, dalawang klaseng tao yung makakita dito. Ayoko maglabas ng 8,898 kasi wala akong pera, number one. Pangalawa, okay, gastos lang yan. Pangatlo, hindi ako sigurado kung magiging successful nga ba ako pag naglabas ako ng 8,898. Yung isang tao naman, ganito yung tingin. Wala akong 8,898 pero gagawin ko sa ng paraan. Hindi ako sigurado kung mag-fail ako pero pwede rin na mag-succeed ako. Nakuha mo ako? Naintindihan nyo? Nakita yung dalawang mindset? Ganun po yung sinasabi ko, yung paradigm shift na ganun. Okay? Kung hindi dahil dun sa nagpaliwanag sa akin way back 2011, okay, wala po ako dito. Kasi bakit? Yun yung sinasabi ko, hindi ko kasi mapaliwanag yun eh. Parang alam yun, gumawa ko, naghahanap ako ng hostesya, paano isang janitor kumita ng ganung kalaki? Anong impormasyon na meron siyang alam na hindi ko alam? Nakuha? So doon po lahat nagbago. Doon lahat nagbago. Okay? So ngayon, doon ngayon ako nagsimula. Ngayon, ibabalik ko lang ulit sa inyo yung kwento. Okay, ibabalik ko lang sa inyo yung kwento. What if, for example, 2, 3, 4 years from now, who knows? Okay? Sabihin mo na lang, huwag kang makapag-travel. Pero kumita ka, for example, 50,000 pesos per month, 100,000 pesos per month. Pwede na ba yun?
Oo naman. Tama? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kung titingnan nyo to ha, yung 8,898, alam nyo po, sa isa iba malaki yan, yes. Pero sa totoo lang, 8,898, sobrang liit na lang po sa panahon natin ngayon. Yung 8,898, maniwala ka sa akin, kulang pa yung panghanda mo sa Pasko. Kuha mo ko? Yung ihanda mo sa Pasko, walang balik yun. Tama? Tira mo to ha, tira mo to ha, dalawang tao. Pag nakakita 8,898, gastos, ayoko magnegosyo. Pero mangungutang na 8,898, panghanda. Pero walang balik yun. Nakuha mo? Ilang taon mo na ginagawa yun? Ano nangyari? Nintindihan mo yung sinasabi ko sa'yo? Yun yung sinasabi ko. Okay. What is money? Paper only. Nintindihan? Okay. So tapos na po ako. Okay, tapos na ako. So I hope marami po na-inspire. Okay. So hindi... Ngayon, meron po akong introduce sa inyo, okay, na susunod na speaker. Saglit lang po ito magpapaliwanag, okay? So, isa siya sa mga nag-inspire din sa akin na kung paano gawin yung negosyo or bakit ko kailangan gawin yung negosyo, okay? Isa po itong Network Builder Awardee, okay? So, napakaganda po ng kwento niya. Very inspiring, okay? So, nagsimula po siya from humble beginnings, okay? So, ngayon, kapag tinawag ko yung ano niya, kapag tinawag ko yung speaker dito, okay, bibigyan natin siya ng palakpak. Okay lang ba yun? Okay. So anyway, so habang hinihintay natin siya, saglit lang po ito, hawag muna kayo alis. Saglit lang po ito, okay? Kasi gusto ko makilala nyo rin ito. Okay, yung magpapaliwanag dito.